Guys, ako nga pala si Dudut lang. And tonight, welcome back to Dudut's Kitchen. Simple lang gagawin ko ngayon. I'll be preparing sumo wrestler sumo meals. Itong ipe-prepare ko ay usually kinakain ng mga sumo wrestlers para sa kanilang diet for their workouts and their competition. Assistant, pasok na. Tinan mo? Nanchalant. Ah, nanchalant. Ira ka na ba? Ano ba yung nanchalant? Ginagamit ko siya araw-araw. So, we have a guest tonight and you are my assistant. Whatever I say, you... Follow. No, you repeat. So, we have here our mixture of ground beef, ground pork, and ground chicken. Ngayon ko pala ito susubukan kasi nakita ko to, ganito yung ginagawa ng mga wrestler. Gagawin natin tong meatballs para sa soup na changkonabe. Yung changkonabe, yun yung favorite soup usually kinakain ng sumo wrestlers kasi pinaniniwalaan nila na yun yung nagbibigay ng lakas sa kanila. Actually, itong portion ng meat na to, hindi lang siya para sa soup. Yung iba, ilalagay natin sa loob ng stuffed bell peppers. Stuffed bell peppers, changkonabe, at dahil nga, Japan-Japan ang sumo wrestler. Itaba naman itong sobrang nonchalant naman kasi. Okay, please, wag nonchalant. Okay naman. Parang mas kaya ko yung nonchalant. Balak, hindi ako matatulog sa tabi mo. Ang palasa muna. Garlic. Wow. You put garlic. Okay, and? And onion. We use white onion. 3 eggs. Not 1, not 2, but 3. Yan. Yeah. Yung egg, magsiserve siya as binder ng meat. Ganun din, parang magsiserve as binder, pero nilalagyan nila ng breadcrumb. Tapos, assistant, okay. You mix this. I will put some salt. Lahat ng niluluto dito sa Dudut's Kitchen, walang nasasayang. Sesame oil. Added flavor, aroma, sobrang bango ng sesame oil, sobra. Ang nagluluto sa mga sumo wrestlers, kasi varsity sila eh, parang isipin nyo, under sila ng school. Ang nagluluto din, ka-teammate din nila. So iba, ang nagluluto kada araw. Nakita ako, nagpakulo lang ng tubig, sa kanila nilagay yung meatballs. Pero ako, gusto ko, gigisahin ko siya. Pag sumo wrestler ka, dapat marunong ka magluto. Kasi diba yung mga Japanese people, sobrang kilala sila sa discipline. So siguro part ng discipline yung pagluluto. Diba oh. May nakainan tayo sa Japan na yun. Nagluluto ay mga sumo wrestler. Kung di nyo natatanong ako, sobrang fan ako ng sumo wrestling. Lagi kong tinatry. Nakailang attempt na ako, no? Kasi gusto kong makalaro sila or makatry ng laban-laban lang kung pwede man ba yun. Ganun. Itong last try ko, medyo naging close to reality ako kasi nakapunta ako sa restaurant ng sumo wrestler na ang nagluluto, sumo wrestlers talaga. Tapos, ang lalaki ng serving, sobra. Yung restaurant, palibot, mesa. Yung gitna, ring ng sumo wrestling. Grabe yun. Actually, may picture ako nun. Pakita mo, may clips ako nun. Papakita ko yan. Picture siya sa sumo wrestler. Grabe, mga yak-yak talaga. Fanboy talaga. Itong katawan ni Dudut na yan, sobrang liit niya talaga kumpara dun sa sumo wrestler. Tuwan-tuwa yung mga sumo wrestler sa akin nun kasi pumunta ako dun, naka-Spiderman costume ako. Alam mo bakit ko naisipan yun? Kasi sumo wrestling experience, by schedule yun. Kaya ako nagpapansin sa kanila kasi nagbabakasakali ako maging interesado sila sa akin. Tapos, payagan nila ako mag-wrestling kasama sila. Hindi nangyari. Wala silang show nung araw na yun. Umasok sa isip ko na, dahil may Japanese tayong friend, no? What if, hintayin ko silang matapos. Ask ko, how much mag-offer? If I wait until you close your shop, would it be possible for me to experience sumo wrestling? Papatranslate ko sana yun sa friend nating Japanese. Sadly, hindi siya nangyari pa rin. Pero okay lang, sobrang happy na ako na nakita ko. Pag pinapadescribe mo sa akin ng Japan, yung iba samurai, yung iba temples, sumo wrestler yung naiisip ko. So guys, sisimulan ko na mag-isa dahil mainit naman na yung mantika. Kaya naisipan kong mag-isa kasi para saan pang ano, di ba Pilipino, laging nag-igisa. Oh. Meron akong ditong celery. Lagyan ko rin ng onting celery. Assistant, I will teach you how to stuff a bell pepper because we're gonna fry this later. Kargahan natin siya ng matindi. Yung meatballs, lagay na natin yung meatballs. Kailangan ko na siyang ilagay at kailangan ko na siyang lagyan ng tubig kasi ang liit ng mga bawang na nilagay ko. So papainahan ko yung apoy. Hindi beef broth yung gamit natin. Lalagyan ko lang siya ng cubes. Hihintayin na lang natin siyang kumulo, pero ililipat ko muna siya sa likod. Tapos mamaya, balik ko na lang siya dito pag ilalagay ko na yung mga gulay. Meron nga pala akong mga buto, pinagtanggalan nung karne nung pork. So gagamitin ko na rin siya para dun sa sabaw, para mas malasa. Wow!
Oh, ang cute. So now, I will take a look. So feeling ko eh, makapal po masyadong corn eh. Ang gagawin natin, itatakpan natin siya. Dahil hindi lang to isang dish talaga. Ah, okay. Meron tayo nung sabaw na, nadyan pa lang busog ka na eh. Kaya pala yung sumumil, may mga bento box na gano'n. Oo, kasi marami. Ito, para sa tonkatsu. Basic na yan, pag magbe-bread ka. Flour, pero sa akin this time cornstarch ginamit ko. Mm-hmm. Breadcrumbs. Anong difference ng cornstarch doon sa flour? Sa flour? Pero anong difference niya sa'yo? Mas nagki-crispy cornstarch para sa akin. Mas crispy. Yun nga lang, matagal siya mag-brown. Pag magbe-bread kayo ng katsu, ganyan lang. Wet dito kanina, so ito gagamitin ko sa dry. Pagmulang, and then balik sa wet, ito ulit yung pangkuha mo para dumikit yung breadcrumbs. Ano yung mga legit na tonkatsu? Pag gumagawa ako ng tonkatsu, ang ginagawa ko, bumibili ako ng pork chop. Pero pinapatanggal ko yung balat, pinapatanggal ko yung buto. Kasi yung balat yung kukuluntoy eh. Hindi siya katulad sa mga frozen na tonkatsu. Pack mo lang talaga ng matindi kasi maganda yung covered na covered talaga ng Tulad yan, feeling ko pag hari na yung ginamit dito, mas makapal yung didikit dito eh. Pinapamangon ng bell peppers yung bahay. Grabe. Grabe naman yun. Lodzo, stuffed bell pepper, ang sarap. Ikaw, Parts, anong paborito mong Japanese food? Chicken karage. Ang wagyu ba? Japan lang ang nakakapag-produce ng wagyu beef eh. Pero yung legit na wagyu ah. Oo. Sa Japan lang talaga napoproduce yung beef ng wagyu eh. Sobrang abundant ng source nila ng wagyu. Sobrang mahal dito. Dun sa kanila, may mga iba't ibang price point na ng wagyu. Classification ng wagyu doon eh. Wagyu na entry lang. A5 kasi yung pinakamahal eh. Tapos Kobe yung mas mataas pa sa A5 wagyu, Kobe beef. Lahat ng Kobe beef, wagyu. Hindi lahat ng A5 wagyu ay Kobe beef. Pero may mga iba-iba ding price points. May mga mura, may mga mahal. Pero yung mahal, nasa total experience na lang. Isa yan sa wildest discovery sa culinary, yung wagyu. Ikaw alam ha, kung may beef ba na wagyu dito sa... Wala talaga tayong ganung process kasi magastos talaga yun. Sobrang mahal nun kasi hindi pinagtatrabaho yung mga baka na yun. Saka paano sila kakatayin? Oo. Pero yun ba yung mga mga baka na ikinig naka-headset? Classical music, sobrang relax ng baka pag namatay na hindi nila alam na namatay sila. Hindi nagtitense yung muscle. Yung mga New Zealand na beef yata yun. Pero yung wagyu, sa pagpapalaki talaga, yung wagyu, hindi malambot yung karne niya dahil relax siya nung namatay, kundi mataba talaga siyang baka. Anong exotic na Japanese food na gusto mo? Exotic Japanese food. Lakilangan ko si assistant niyan para malamang mo. Kasi si assistant ilag na. Hindi mo alam yung tawag. Hindi ko natikman. Pero ang pinaka-exotic feeling ko, takot din kasi ko eh. Nakita ko na siya eh. Pufferfish. Sobrang poisonous. Unti lang yung nakakapag-offer ng ganun sa Japan kasi yung license nun mahirap makuha. Parang ako yung octopus na buhay. Kinain mo? Kakainin mo siya, ihahain niya sa'yo ng nagalaw. Pero hindi ko sa Japan to natikman. Hindi ba yan yung nag-ano tayo? Harabas experience tayo? Yung sa Harabas experience natin, kinagat ko lang yung ulo ng octopus. Nag-night crawling sa Mindoro kasama ang Team Harabas. Nang huli kami ng octopus. Pag nalagyan ka ng galamay dito, nihigop niya yung yung balat mo. Pag naagat ka niya, matagal gumaling. Alam mo, dapat ang ginawa natin nito, tayo ng huli. Dapat tayo rin nagluto. Tapos tayo kumain. Yung eel. Ako nagluto ng eel. Pero yung octopus natin dito, yung na-try natin, masarap, no? So, ang process ba ni gagawa doon? Ito yung octopus, i-blanch mo lang ng ganyan? Parang pusit. Mas raw. Mas masarap. Ayoko na huliin. Ang hirap. Napagod ako eh. Papanain mo ko soon. Pum! Tipak ng corals. Ganyan. Tumisisid kami noon eh. Tipak ng corals. Nakaganyan, no? Pumasok dyan yung octopus. So, nag-camouflage na siya. Pero, nasundan ko kasi siya papasok eh. After niyang pumasok, nilabas niya yung isang galamay niya, kumuha siya ng bato, pinatong-patong niya sa sarili niya. Tago siya ng legit. So, inahon ko pa yung bato-bato. Kaso, tao ka kasi. Oo. Kaya alam mo na, nilaloko ka lang niya. Puh! Kala mo, may isan mo ako ah. Bumuka siya, ang laki pala niya sa ilalim. Ang sarap din pala niya. Tandaan niyo po, mag-ingat po kayo sa aking kinakain niyo sa islands. Kasi, kadalasan sa mga isla, walang hospital. Malayo ang hospital, gano'n. Mahina ba tiyan mo sa gano'n? Hindi, mahina. Ayun. Ito, nice, very nice. Beautiful. Now we'll wait for it to steam. Medyo na tusta siya. Tustado yung labas, tapos soft yung gitna. Changkonabe ang tawag dyan. Pinaniniwalaan ng mga sumo wrestlers, kumakain sila ng ganito kasi ito yung magbibigay ng lakas sa kanila. Ako naman, naisip ko, alam ko kung bakit. Sobrang daming gulay. So ngayon, uunahin natin tong mushroom. Lagay natin siya dyan. Fish tofu. Protein din yan. Feeling ko luto na to eh. Fish sauce. Dahil medyo naninipisan ako sa lasing. Ay! Bakit may dumadaan dyan sa likod? Sino ka? Mga ngiti mo na
Papawi ang lumbay, daang tinahak natin ay dibiro. Masasabi ko ay salakawakan mo ang aking kamay. Huwag na huwag kang hiwalay. Hawakan mo ang aking kamay. Kaya pag-usap mga mata sa iyong labi at halik palagi. Ala, dyan na yung mga boss, madam! Ow. Sila yung guest natin tonight! May matutulong ba kami dito? Wala kayong matutulong, natagalan lang talaga ako magluto. Hindi kami na dinner first ha, FYI ha. Totoo? Tama-tama, alam niyo segment na to? Ano? Sumumil. Sige na, tapos alis na muna kayo po. Sipi mo, hindi kami nag-dinner. Alas 12 dahil na! Dahil sabi na magluto siya. Sorry po, na-late. Ako lang kasi nag-ayos ng lahat eh. Sabihin niyo hindi para sa inyo to? 1, 2, 3, 4. Ayun, dyan na mababal yung channel ko eh! Ay, ba't kukutsirahin mo? Ay, inusap niya. Kung ganyan, ayun. Ginadalon ko nga siya eh, kinocomfort ko nga eh. Kung mag-ganyan magkocomfort sa akin, putang ina, huwag na lang. Pakina, pati sa channel ng iba, may prank kayo para kayong tanga eh. Ito talaga, pinakamatapang dito sa loob ng bahay na to, na walang kinakatukutan, walang inaatrasan, serbisong matapang. Dahil medyo malapit na, nasa 80% na tayo. Siyempre matagal talaga magluto ng sobrang dami. Tangina, ilang putahe naman kasi to? Ito talaga ay full set meal. Full set ng sumo meal. Actually, pwede nyo nang tikman yung appetizer natin. Para lang malaman yung safe. Ay! Grabe! Solid! Tama, sarap! Ang sarap! Nakabusog na agad, no? Ang nagtatanggal ng umay sa kanya, bell pepper. Bell pepper. Kasi yung bell pepper tumamis, no? Ang laki ng tipak ng karne. Tapos nakaka-umay siya pag puro yun lang, di ba? Ito na yung chanko nabe. Now, this one is the chanko nabe. Champo na. Yung ginagawa natin ngayon ay fried rice. Sa Umu Rice, hindi ko alam kung paano nila nagagawang pula, pero lalagyan ko ng ketchup yung rice. Ito mahirap pag malagkit yung kanin niyo. Sige, Doy. Sinasangag ni Awi yung kanin. Ako. Gawa lang ako ng garnish para sa ating chanko nabe. Para sa ibang food. Pero wala akong ketchup na normal. Ketchup ng Burger King. So, kailangan medyo red talaga. Medyo red, oo. Tignan natin siya, onting butter. At aside natin yan, ito ang pinakamahirap na gagawin ko sa Dudot's Kitchen. Yun ay yung Umu Rice. Magpiplate muna ako ng kanin. Ah, Doy. Halo ka, Doy. Scrape the gilid. And then, hayaan mo siya mag-set ng saglit. Fold mo. Fold. Fold. Okay lang yan. Okay lang yan. Huwag ka madismaya. Ngayon, pagka nakuha mo na dito, gulong mo ng 1, 2, 3, and gulong ulit. Lalagay ko pa rin. At dyan, ibuklat mo ngayon. Ah, ganda pa rin. Oh, Doy. Nawala yung kanin, Doy. Galing, Doy. Nahirapan ako. Nahirapan ako sobra. Ibang talent talaga yun. Ibang talent talaga yun. Ibang skill yun. So, gawa tayo ng sauce saglit. Gano'n ako yun? Oo, okay lang. Mainit pa naman yan. Kailangan pampapula pa rin eh. Pwede. Kaya natin ng onting tubig. Uy, ganda ng consistency. Parang sauce talaga. Pero papulahin muna natin bago natin palaputin. Doy, pampapula, Doy. Kasi wala tayo. Saan nakalagay mga asukal niya dito, Doy? Di pa pumupula masyado, Doy. Tama, may paprika talaga tayo, Doy.
Eh, lalagay na natin siya dito. Ang ganun talaga yung sauce ng lasa nun ah. Hindi yan yung eksaktong timpla. Kasi sa pagkakaalam ko, may ketchup at coco powder. Pero kami, in-improvise lang namin yung sauce ng oyster sauce, Mang Tomas, tsaka chuete, paprika. Pero achieve niya naman yung components ng lasa eh. Let's go. Guys, dumidikit siya guys. Kakainin na muna namin, katulad ng mga sumo wrestler, matagal din kami kumain. Good soup. Galit na agad ba? Galit ba? Magalit pang popal na ito. Sarap. Totoo ba? Totoo? Panalo doy. Great promise. Hindi mo ka nabibiruin, ba't mo naisip mo naman bibiruin dito? Ito pa oh. Kung bakit okay yung mga gantong sabaw, kasi hindi siya sobrang rich, masarap. Hindi siya maalat, hindi siya ma-overpowering. Kaya ang sarap niyang higupin. Tapos nakaambahan yung sauce doy. No? Sarap nung ano? Sarap nung tungkotso. Ano kayo mga pin? Ano no? Walang biro, masarap. Ito doy, walang alam biro. Nakatingin na ako ng mga katsu. Ito masarap. Grabe, you can never go wrong with plain and simple talaga. Salt and pepper lang nilagay ko. Pero ang sarap nung karne. Parang na-perfect ko yung chanko nabi. Ang sarap eh. At maraming salamat sa lahat ng nanonood ng video. Thank you Lord for the gift of friendship na binigay mo sa akin. Kasi sobrang saya akong ginagawa itong cooking show na to. Thank you so much for the blessings para makakain ng ganito. Maraming salamat at sana may natutunan kayo at sana na-enjoy nyo yung video. God bless you all.